Mapagpalang araw po sa ating lahat, mga ka-agri. Ayan po, no? Ipakikita ko po sa inyo ang ating pong binanagan pong ampalaya po, no? Dahil po naantala yung ating ampalaya, dahil po sa pecha ay medyo hindi pa po siya makabulas, ano? Pabubulasin pa po natin siya. Ito dapat to medyo nakagaray na to, dahil naantala nga po sa pagpataba. Dahil po ang po ng pecha ay ganyan po, ano, medyo naantala lang po sa pagpapalaya. Maganda naman po yung pagpapalaya po, ano. Sa ngayon po, natapos na po natin yung pagpapalaya sa balag po natin ang palaya, ano. Ayan po, gumagaray na po yung palaya natin at gumagabay na po sa ating leting po, ano. Pakita ko po sa inyo kung paano po ang mga trabaho ngayon dito sa buwit po, ano. Sa ngayon po, natapos na po namin itong postihan. Tingnan nyo po. Sobra po. Talagang tibay po yung nagawa po natin balag, ano. Dahil po yung mga matablalis po natin ginagamit ay talagang malaki po yung naging bukawi po na binin natin, pero medyo mahal na lang. Ito po yung pinanggalingan po ng pechay. Kaya po medyo naantala po kami. Gawa nga po no yung pechay ay hindi pa po na inaano, no? Medyo mababa lang po yung naging presyo ng pecha at tulungin po tayo. Baka sakali po sa palaya ay maka bawi-bawi po tayo, no? Ito po yung trabaho ngayon dito. Nag-letting po kami. Alas tapos na po, ano. Mga ginamit po naming materialis. Ito po yung nylon wire na talaga pong magpapatibay po sa ginawa po natin balag. Ayan. Alas patapos na po kami mag-letting po. Ay, pakikita ko po sa inyo yung mga ginagawa po rito. Ayan. Ayan, mga kaagri, ano? Ayan. Halos patapos na po kami at nalatingan na po halos lahat, ano? Ito pong po na to ay dalawang lata po. Diamante Mac Mistisa F1, tapos po yung Galaxy Max F1 po ng Swiss po, ano? Mapapansin niyo po, may pechay po siya, ano? Pero linisin na po namin yan. Mamadali na po kami tapusin po yung ating balag doon. Halos na natingan na po, halos na konti na lang po yung nilitingan. Ngayon po yung mga kasama po natin sa bukid, ano? Na magawa ngayon. Ang ginagawa po na ngayon ay yung pagtatali po ng netting po, ano? Para po gagapangan po ng ampalaya. Ayan po, ano? Ayan. Halos ilang pudling na lang po pala yung ating gagawin. At matatapos na po tayo, ano? Makakalipat na po tayo uli sa ibang trabaho. Ayan po, ano? Ayan po yung mga kinuha po natin, ano, na gumagawa sa ngayon. At para po iba na po yung trabaho niya. Ito pong luwang na to ay inaabot po ng 4,500 square meter po to. Yung dalawang lata po natanong po natin. Yan po yung mga kasama po na sa bukid na nagtatrabaho po ngayon. At ang magiging trabaho po sa susunod, pagka mayroon na pong kulata yung ating ampalaya, maglalagay na po tayo ng pambubong po, ano. Kaya po itong mga alambre na to saka lang po itatali para po maglaban-laban po siya. Ito pong balag na itong ginawa natin, pang matagalan po talaga, dahil po sa tibay po na ating ginawa po talaga, halos hindi po talaga siya mauga po, ano. Sobrang tibay po, ano. Sana po huwag naman po tayong daanan po ng kalamitan para masulit naman po natin yung ating balag po na ginawa. Pakita ko po sa inyo yung palaya, ano. Pero kung di po saan naantala sa pataba at sa pag-aalaga ng ating palaya, malalaki na po sana ito. Intabayan lang po natin yung pechay. Ganun naman po yung naging presyo.
medyo mababa, natalo po tayo, no? Pero ayun po yung ating ampalaya at gumagapang na po siya, no? Napansin nyo po, nung natapos po kami ang activities naman po namin bukas, ay magpapataba na po kami, no? Para po yung pagbulas po ng ampalaya ay tuloy-tuloy na at hindi na po maantala yung kanyang paglaki. Yung haba po nito siguro mga 80 to 90 meter po, no? Yung haba po niya. Ayan, no? Konti na lang pong trabaho ang ating gagawin. At pag natapos po yung pagliliting, dadamuhan na po natin yung mga ampalaya. Ito po, nakalimutan na po kami ng nadamuhan po. No, kaya nakikita nyo po, makikita na po yung ampalaya. Dito naman po, ito na po yung gagawin namin. So, alisin na po namin yung mga pechay na nakalagay po dyan sa kung po ano. Para po maging malinis po yung ampalaya. At pag nagpataba po tayo, wala pong kasalo sa pagkain ng pataba po. Ayan. Ngayon na po yung activities namin bukas. Ayan po, ano. Alisin po natin yung mga damay, yung mga pechay po na hindi tayo tiba. Alisin po natin yan. Yan lang naman po yung naging damo rito. Ayan po yung pechay, yung ampalaya po natin, no? Maganda naman po yung naging tubo ng ating ampalaya. At hindi naman po siya yung ganun ka adalang. Medyo maganda naman po yan. Sabi nila medyo masinsin pang araw po yung pagkakatanim natin. Sana po masulit po natin yung panag. Kahit paano po yung natalo po natin sa po kalawang yan, ano, mga ka-agri. Kasama natin yung mga farmers na katulong po natin sa bukid. Ayan, bigyan po tayo ng magandang panahon po ngayon para matapos po natin yung ating activities ngayong araw na to. At mag-update lang po kami dahil lala na nga pong gagawin. Sa susunod naman pong araw, ibang activities naman po ang ating gagawin po. Ayan nga po yung patadamuhan po natin yung ating ampalaya. At para sa hapon po, matapos namin damuhan, ay magpapataba na po kami. Lang po ang ating update sa ating ampalaya. Sana po mga ka-agri, patuloy nyo pong subscribe yung YouTube channel ko para mas updated po ko sa mga bago pong video na gawa po, no? Sana po kumita po tayo at huwag po tayo magsasawa magtanim. Yan lang po at maraming po salamat. Magandang hapon din, magandang tanghali po sa ating lahat.